Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. May kasabihan, kahit ano pa ang gawing pagtatakip sa palayok, ay sisingaw pa rin ito. Walang lihim na hindi nabubunyag. Ang katotohanan ay siya lamang nagbibigay laya sa anumang aspeto ng buhay. Mga kaibigan, samahan ninyo kami para sa isa na namang natatanging episode ngayong gabi. Padala ni Luisito Meneses ng Davao del Sur. Maalaala mo kaya ang sumpa mo sa... Dear Charo, may 5 taon na ang nakalilipas mula nang mamasukan ako bilang driver sa aking kapatid na may kaya sa buhay, si Daisy. Komo nagtatrabaho ako sa kanya, hindi ko inabuso ang pagiging magkapatid namin. Ginagampanan ko ang aking trabaho bilang driver ng kanyang pamilya. At sa kasaysayan kong ito ng aking buhay, isang mahalagang papel ang ginampanan ng batang si Kerubin. Nakakatuwa lang ako na loko nga. Alam mo naman mga bata. Bata yan. Ito yun na lang. Doon, doon, doon. Halika na nga. Tinatawag ka na ng dati mo. Kuya, uminom ka na ng tubig doon. Luis! Ba't kayo nagdidilig? Wala ba yung hardinero? Wala iho eh. Totoo ba yung sabi ng teacher ko, pag nagdidilig kayo ng halaman, sila'y mabubuhay? Ah, siyempre. Kanya kinakalang yan, nililinis mo lagi. Kamukha itong plastic na ito. O, yan. Para ang halaman nagiging healthy, nagiging mataba. Sa mga patay, papatay na yan. Ayan, natatanggalin yung mga tuyot na yan. Pang Luis! Ha? Oh, sir! Hari! Hari, ano ka ba? Hari! Mababasa! Ay, pitam! Hari! Ay, ano ka? Hari, ano ka ba? Hari! Tama na! Hari! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano sasabihin sa'yo na huwag ka maglalaro ng tubig, ha? Ah, Roy, mahaba naman ang pasensya ko sa kanya. Eh, bata pa lang naman yun, eh. Ano yan? Ano yan, ha? Ano ka sa'kin? Ako, kuya. Halika na, magpalit ka na. Basang-basa ka. Ano na yan? Pwede ba ako sa pag-ST? Kuya talaga, oh. Ano yung sakit-sakit? Kuya naman, eh, dahan-dahan naman sa pagmamaneho. Eh. Ay, naku. Ano, masakit pa ba, Harry? Alam niyo naman ang mahal-mahal ito ng asawa ko, eh. Hi. O, paano yan? Ano nangyari dito? Ha? Come here. Eh, kasi... Paano ito? Eh, ha? Eh, Roy, kasi, sabi ko sa kanya, huwag siya malikod din sa pagmamaneho ko eh. Eh, nakilam siya din sa handbrake, napatapak ako sa preno, kanya yan ang nangyari. Pero hindi naman siya masyado na ano eh. Daddy, ang sakit. Si Mang Luis. Totoo ba sinasabi ni Mang Luis? Eh, hindi, tsaka hindi, sabi ko sa kanya, huwag siya pumunta sa harapan ng kotse. Eh, matigas ang ulo niya, diyan siya nagpunta sa harap. Siyempre, siya mapakatigas ang ulo, ay makinig sa akin eh. Daddy, sinungaling si Mang Luis, wala naman siyang sinabi sa akin kanina eh. Hari ha? Masama sa bata yung nagsisinungaling. Ikaw kasi kasero ko, mas mabuti po yung dating driver ni Daddy, mabait. Hindi katulad mo, palagi ako nabubukol yan sa'yo, Mang Luis. Eh, ikaw kasi naman eh, ayaw ka makinig sa akin eh. Ang tigas-tigas ng ulo mo eh. Sabi ko na sa'yo, makinig ka eh. Sige, tama na yan. Kuya, meron sana ako gusto sabihin sa inyo eh. Gusto ko magkaintindihan tayong dalawa. Niminsan, ayaw ko sanang nasasaktan tong anak ko. Kaya ganun na lang nga pagbabantay namin ng asawa ko dito eh, miskin maliit pa eh. Kahit tuloy, pumapayag na kami kahit anong sabihin sa amin ng mga tao na ini-spoil namin tong bata, wala kaming pakialam. Kasi ganun namin kamahal tong batang ito. Daddy, spanking. Tama na. Sige na. Sige na, kuya. Kami nang bahala mag-ayos. Training! Training! Halika, bakit mo muna ang bata? Nabihisan mo, ha? Huwag mong gagalungin yung bukol mo, ha? Para gumaling ka agad. Ngayon, kuya naman, ito lang masasabi ko sa inyo. Kung hindi nyo maalagaan yung bata na mabuti, eh bukas ang pito, maaari na kayo malis. Kausapin mo yan, ha?
Ito gusto yung ginawa niya ngayon. Kuya. Kuya, ang totoo niyan eh, ako ang nahihiya sa kalokohan ng ang batang yan, pero sana pagpasensyahan mo na lang. Ni hindi ko nga masanay na tawagin kang tiyo dahil nasanay doon sa mga ibang driver na ang tawag, mga ano. Wala, ayaw kang mag-alala. Eh, bata pa lang yun eh. Kasi naman, pinalaki kasi yan ni Roy na sunod sa layaw. Lahat ng magustuhan, sige, walang katanggihan. Minsan nga, napapasobra eh. Ang sa akin lang naman, kuya, ba't naman kasi nagpumilit ka pang pumasok sa akin ng driver eh. Kaya tuloy ganyan eh. Sisi, hindi ako nagsisisi na pumasok ako ng driver ninyo. Tsaka huwag ka maiya sa akin, kapatid mo ako eh. Basta nakikita kong maligaya ang buong pamilya mo, maligaya na ako. Eh, iha mo, tututo pa rin ko yung usapan natin, ha? Makaipun-ipun lang ako ng konti, pupunta ako sa atin sa Dabao. Hindi ba yan ang usapan? Pangako ko yung Keroy. Sabihin mo na sa akin kung anong problema mo. Wala. Kanya ko na rito. Gusto lang kita kumustahin. Luis, matagal na tayo magkaibigan. Alam ko kung may mabigat sa dibdib mo. Inggo, hanggang ngayon, hindi ako nakakasiguro kung tama ang ginawa ko. Ipamigay ko, anak ko eh. Mali! Bakit mo siya pinamigay? Dahil mahirap ka? Dahil wala siyang kinabukasan sa'yo? Dahil gusto mo siyang may layaw? Oo! Dahil ako'y isang bilanggo. Ayokong madungisan. Ang kanyang pangalan, mabahira ng dumi. Anak mo siya. Dapat niyang tiisin kung anong may bibigay mo. Dapat niyang tanggapin kung anong totoo sa iyong buhay. At sa habang buhay niyang tiisin at pagdusahan. Paano ka? Paano ang karapatan mo bilang ama? Hindi ka ba nasasabik na mayakap mo siya? Hindi ba naiisip na napakasarap yung matawag kang itay? Hindi ba dapat ikaw ang nagtuturo sa kanya ngayon ng mga bagay na dapat niyang matutuhan sa buhay niya? Ba't mo tinatalikuran na yung pagiging ama? Hindi ko tinatalikuran. Mahal ko siya. Kala mo ba, hindi ako nagdaramdam kapag ibang tao tinatawag niyang ama? Nasasaktan ako dahil kung minsan inuutos-utusan niya ako para akong kalila. Hindi tama eh. Gusto ko siya niyakapin. Kapag siya'y ganun ka gumagawa ng maganda. At gusto ko siyang kagalita kapag siya'y mali. Sabik na sabik akong mayakap siya. Pero hindi dapat eh. Dahil ayaw mo. Hindi eh, dahil... Mahal na mahal ko siya, ha? Sa mga sandaling iyon, nadama ko ang sinabi ni Inggo, Charo. Dapat ko nga bang ilihim na siya ay tunay kong anak? Pero malaking parte ng aking puso ang nagdidiktang huwag kong sabihin ang katotohanan na mas gugustuhin kong ilihim ang tunay na nag-uugnay sa aming dalawa. Hayaan mong mabigyan ako ng pagkakataong ikwento ang aking nakalipas. Matagal bago kami nabiyayaan ang aking may bahay ng isang anak. At kabuntisan nga niya kay Harry nang kami ay masangkot sa isang gulo. Como ako ay isang bodyguard ng mayor sa aming probinsya, ipinagtanggol ko ang aking amo. Nakapatay ako ng isang pulis. Pero pinabayaan ako ng mayor at ako ay idiniin pa. Pinagsisisihan ko ang araw na iyon. Namatay sa panganganak ang aking asawa. Ipinaaruga ko kay Daisy ang bata at sinabihan ko silang huwag nilang sabihin ang tunay na pagkatao ng kanyang ama. Dahil gaya ng gusto kong mangyari noon pa man,
Gusto kong lumaki siya nang walang bahid ang nakaraan. My papa, to us he is so wonderful. Oh my papa, to us he is so good. Salamat ako sa inyo mag-asawa. Pinayagan niyo akong tumira dito sa inyong tahanan. Kahit na papano, nakakapiling ko si Ari ang anak ko. Kuya. At saka, alam mo ba, kumakanta siya kanina na dinig ko. Okay yung boses ah. May talent siyang batang yan. Madidevelop pa yan. Kamukha ko din siya. Nung malita ko, mahilig akong kumante. Eh, kuya. Kaya ako pumunta dito sa'yo, eh, may sasabihin sana akong mahalagang bagay. Ano ba yun? Pinabibigyan niya ng asawa ko. Pinapasabi niya na gusto kanya magpahinga muna. Pinalalayas niyo na ako, ganun ba? Malaki ang halaga ng checking yan, kuya. Kung gusto mong pag-umpisa ng panibagong kabuhayan, kasyang-kasyang yung halaga niya. Daisy, wala akong intention kunin sa inyo, anak ko. Alam ko yun, kuya, pero... Pero ano? Natatakot kayo, baka magbago isip po. Gacy, please naman. Pagbigyan mo naman ako, maawa ka sa akin. Hindi pa ako handa para iwan si Harry. Nakapag-desisyon na si Roy, kuya, eh. Wala akong magagawa pagka nagsalita asawa ko. I'm sorry, kuya. Ah, try to come home early this afternoon para naman ito siya. Ah, okay. Ipagpatawad niyo sana. Hindi ko matutupad ang gusto niyo mangyari. Roy, Daisy, hindi mahalaga sa akin ang checking ngayon. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo namang madaliin ang pag-alis ko dito. Huwag niyo madaliin ang pag-iwa ko sa aking anak. Bigyan niyo pa ako ng konting panahon. Huwag kayong magdalala. Pangako ko sa inyo, hindi ko kayo guguluhin kailanman. Thank you.
Ilang beses na panakaw kong tinitingnan ang anak ko. At sa nagdaan pang mga araw at buwan, naging maayos ang takbo ng aking buhay sa bahay na iyon. Kahit hindi ko maiwasan ang mangulila dahil sa pagbabalat kayo ko sa aking anak. Hanggang sa hindi inaasahan ni Daisy, siya ay nagdalang tao. Tuwang-tuwa silang mag-asawa, lalong-lalo na si Roy. At hanggang sa kanyang panganganak, ay lipos ang kaligayahang nadama ng mag-asawa. Wawa naman, baby ko! Daisy, tingnan mo, umiyak na. Gwapo-gwapo pa rin, oh. So don't cry, don't mo, cry. Alam mo, ito, paglaki nito, magiging kamukong kamukha ko yan. Ang kapal-kapal ng kilay, oh. Saka ang pulo-pulo ng labi. Pugin-pugin, baby ko. Donna, timpla ka nga na isang formula. Sige. Ano? Lahat na lang ng magagandang quality sa iyo galing, hindi ako papayag. Siyempre naman. Teka, anong itatawag natin? Nickname? Akala ko ba pinag-usapan na natin? Junjun, siyempre. Wow. Oh. Pangalan Junjun. Kamukha kasi ng dami. Kailangan ko parang. Daddy! Samahan mo ako sa kwarto ko. May thunder, natatakot ako. Hindi ako makatulog. Hira namang bata to. Laki-laki mo na eh. Papasama ka pa sa daddy. Tawagin mo na lang si Aya training. Sa kanya ka na lang magpasama. Ba't palagi lang yung baby ang kasama mo rito? Kung sabihin, nagsaselos ka din sa kapatid mo. Sige na, daddy. Sumahan mo ako. Hari, huwag masyado matigas ang ulo. Sinabi na ng daddy, tawagin mo si Aya training. Ako na nga. Yaya training! Samahan mo nga ito si Ari para makatulog na yung bata. Donna, bilis! Gutom na yung bata! Awa naman, baby. Singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. Clouds up above. Mukhang may problema yata ang maliit na prinsipe ng palasyo, ha? Huwag mo nga pakilaman. Magdiri ka lang nga dyan. Eh, tayo naman dalawa yung magkaibigan, di ba? Ba't di mo sabihin sa akin kung ano talaga problema mo? Kasi si daddy, eh. Oh, daddy mo bakit? Mahal na mahal ka ng daddy mo, di ba? Hindi nga, palagi lang nga si Junjun ang inaasikaso. Hindi na nga ako pinapansin, eh. Ah, hindi. Siyempre si Junjun, eh. Batang paslit pa lang. Sanggol lang yun, eh. Kinakailangan na maingat at pag-aalaga. Ganun ka nung maliit ka. Ganun ba yun? Ganun yun. Huwag mo naintindihin yun. Ang mabuti pa, maglaro na lang tayo. Ayoko. Halika na. Halika na. Tingnan mo ang tiyan mo para din bola. Halika na, maglaro tayo. Come on, Dirty Harry, come on. Halika na, Harry. Ikaw mag-shoot, sige. Aray na ko. Ba't sa goal? Ba't sa ulo ko? Huli mo yung bola. Kapag ito, napaka... Dito. Come on. Dribble by Jamorski. Dribble by Mang Luis. Nakatulis ang ilong. Hindi rin. Mang Luis? Pwede ba akong matulog dyan sa kwarto nyo? Kasi takot ako sa thunder. Nakalak pa yung kwarto ni Mama at Daddy. Walang problema here. Dito ka matulog. Dito. Anytime. Basta gustong matulog dito, huwag ka na magpaalam sa akin. Sige, dito ka. Mang Luis. Ha? Salamat, ha. Walang ano man yun. Sige. Kung bahala sa'yo, babantayan kita. Mainit lang ng konti, papaypayan kita. Ha? Makwento rin siya, Inggo. Gaya ko rin. Ang dami tinatanong sa akin, eh. Permission, hindi ko masagot. Siyadong matalino. Matalino! Kanya ka minsan, hindi ko mapigilang mataw, eh. Dahil lumalaki siya.
nagiging kamukha ko, mataba na lang. Mabuti naman, kahit papano masaya ka. Masaya-masaya ako. Ngayon magkaibigan na kami. Madalas ko siya napapasyal, nahahawakan, at saka paminsan-minsan naaakap ko siya. Para bang pakiramdam ko, mahal niya ako. Kanya lang, Inggo, sa gabi, bago ako matulog, nahihirapan ang kalooban ko. Para bang gusto ko, katabi ko siya sa pagtulog. Pero alam ko naman, ah, kailan na hindi siya magiging akin. Para bang kuminsan gusto ko na ipagtapat sa kanya. Alam mo, Ari, kapag talaga ang tunay mong ama, handa na akong kunin ka. Pinaglihim ko lang ito, ah. Handa na ako para ibigay sa'yo lahat, pati buhay ko. Nga lang, Inggo, natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Dahil para sa kanya, ako ay driver lamang. Ako'y utusan lamang na sunod-sunuran lang sa kanya ipag-uutos. May panahon pa para sabihin mo ang totoo. Ipaglaban mo siya. Masaya naman siya sa nalalagyan niya ngayon. Ano pa itong lalaban ko? Do you know mommy already, Ali? Ha? Oh, my papa. Was he so wonderful? Harry, oh, natutulog si John. Oh, my papa. Harry, please, you stop that, Harry, ha? Love me today. Harry. And Harry, every day. Harry, today. Ano ka ba? Sabi ko tumigil ka eh. Mami, ba't rati-rati gusto mo kumanta? Ba't na yun ayaw mo na? Eh, paano nagpapatulog ako ng baby? Kita mo nagising. Training! Training! Alisin nga ito si Harry dito! Nagpapatulog ako ng bata eh! Eh, si... Oh, Roy! Ang baby natin, ha? Mabuti! Uy, cute-cute-cute naman sa baby! Kutingan mo naman ang puso. Alam mo ba, ang takaw-takaw mana sa'yo, ha? Ah, talaga? Nakaubos na isang bote. Gusto pa ng isa, ha? Tingnan mo na naman ang baby ng daddy. Oh, ba't ngayon ka lang? Dumaan muna ako ng Green Hills, eh. Namila ako ng mga gamit. Daddy, akala lang tong kotse nito, total baby pa naman si Junjun eh. Anak, para sa kapatid mo yan eh. Ha, mabibili sige na lang kita. Sige na, Daddy. Hindi mo pa ako binibigyan nito noon pa eh. Oo. Eh, bibili na lang kita na sa'yo. Huwag mo lang kunin to para sa anak mo yan Daddy. Eh. Huwag matigas ang ulo, anak. Daddy, akin na yan sinabi. Anak, ano ba? Ang damang kinawa mo, ha? Tigas kasi ang ulo mo eh. Ano ito, ha? Patagal ito, tumatang to yan, ha? Harry, kanina ka pa! Pinagsasabihin ka, ayaw ka makinig! Ano na iya? Anak ko! Kami na nga lang papasok, hindi talaga tumakatulog dito eh! Tingnan mo ang ginawa mo, ha? Nakita mo ang ginawa mo? Ha? Tama na! Sila intindihin. Ako, tagahanga mo ako pag kumakanta ka. Gustong gusto ko eh. Kumanta na lang tayo. Huwag nyo ba ako magalit sila eh. Alam mo sila. Huwag mo sila intindihin. Tayong dalawa magkantahan. Talaga? Oo, alam mo ba yung kinakanta mo? Kinakanta ko yun nung araw sa tatay ko eh. Talaga? Oo. Huwag mo sila intindihin. Tayong magkantahan ako. Gustong gusto ko pag lagi din ikong kumakanta eh. Hindi na kuhon yung mic. Oh, my papa, to us is adorable. Oh, my papa, to us he is so good.
Nay. Bakit ba, kuya? Ano bang pumasok sa utak mo at naisipan mo yan? Yan nga ba sinasabi ko eh. May karapatan ako sa kanya. Bakit mo kukunin si Harry? Anong klaseng buhay ang pwede mong ibigay sa kanya? Eh, niwala ka naman permanenteng hanap buhay. Bahala na. Kuya, yung bata pinag-uusapan natin dito, hindi pwedeng bahala na. Kuya naman, pinalaki namin siya. Kung natatandaan mo, parang iniwan mo siya na parang pusa dyan eh. Ni, kapiraso lang din, hindi mo maibigay. Dahil hindi mo alam kung anong klaseng buhay na pwede mong ibigay sa kanya. Pagkatapos ngayon eh, kukunin mo siya ng pabasta-basta na lang. Kuya, alam mo kahit kapatid mo ko, makakalaban mo ko. Ano? Anong pumasok sa utak mo? Ba't ka nagdesisyon ng ganyan? Dahil nagbago na kayo sa kanya. Hindi na siyang dating bata pinagkukulan niyo ng pansin. Kitang-kita ko. Gumagawa siya ng paraan para malapit sa inyo. Tinataboy naman ninyo. Ba, kayo, nagbago ng pagtingin sa kanya. Magmula na dumating sa inyo ang bagong bata sa buhay niyo. Sa bagay, hindi ko kayo masisisi. Naintindihan ko, ang dugong nananalaytay sa kanya, dugo ko, hindi dugo nyo. Hindi ko kayo masisisi pagkat si Junjun ay sarili niyong anak. Ang hinihingi ko lang, sana pantay ang pagtingin niyo sa kanya. Baka hindi niyo pinangako sa akin yan. Sinasabi ko sa inyo, kukunin ko siya sa inyo. Magkamatayan na tayo at magkamatayan. Kuya, hingi lang sana kami ng paumanhin. Kasi tama ka naman, kuya eh. Medyo nag-iba nga ang pagtingin namin kay Harry. Pero sana, kuya, maintindihan mo naman ah. Dala lang naman yung nakasabi ka namin doon sa baby namin eh. Pero mula ngayon, kuya, pinapangako ko sa iyo na magiging matibay ang pagtingin namin doon sa dalawang bata. Saka, kuya, nakikiusap lang ako sa iyo. Sana naman, kuya, huwag mo siyang kukunin sa akin. Huwag mo siyang kukunin, kuya. Nakikiusap ako. Pangako mo lang sa akin. Namamahalin mo siya. Nangigit pa sa pagmamahal na kaya ko ibigay sa kanya. Dahil habang buhay, ituturing kong siya'y munti kong regalo sa inyo. Siya niyo mag-asawa. Kanya, mahalin niyo siya. Mahalin niyo ang kaligayahang binigay ko sa inyo. Kapatid ko. Mang Luis, ang ganda oh. Di ba ang anghel ito? Kerubin ang tawag yan. Munting anghel na nagpapasaya sa mga taong nalulungkot. Kamukha mo, Hari. Para sa akin, isa kang kerubin. Dahil sumasaya ako pagkasama kita. Hari? May sasabihin ako sa iyo eh. Naalis na ako. Marahil, matagal na tayo hindi magkikita. Saan kayo pupunta? Sa probinsya namin. Kanino? Sa pamilya ko. May anak na ba kayo? Meron kasi laki mo din eh. Ayokong mawala sa piling nila sa araw ng Pasko. Mang Luis, pag umalis kayo, malulungkot ako. Malulungkot eh. Pero kailangan kong alam mo,
Huwag mong kalilimutan, mahal na mahal kita. Katulad ng pagmamahal ko sa sarili ko, anak. Pero, alam mo, gusto kong lumaking... Ako biyak. Gusto kong lumaki anak kong maging naoy. Ano? Magkaroon siya ng maganda kinabukasan. Luis? Sa'yo nilang itong Kerubin ito para hindi niyo ako makakalimutan. Ako, anak. Hindi ko makakalimutan. Mahal kita eh. Pero kinakailangan ko na makita ng anak ko eh. Ha? Basta magpapakabait ka sana. Nabiya mo, tatago kito pirme. Katabi ko ito sa pagtuto. Ha? Nacho ba yan, anak? Luis, sama ka? Hindi, kayo na lang. Para na rin ako na doon. Masaya ako basta nakita ko masaya kayong buong pamilya. Ha? Kuya, Mang Luis, maraming salamat. Wala naman. Mang Luis, Merry Christmas. Bye-bye. Merry Christmas. Naghiwalay kami ni Harry Charo. Halos nakalimutan ko ang aking pagkatao sa mga sandaling iyon. Paminsan-minsan ay napapadalaw ako sa kanya, pero wala akong nasasabi tungkol sa katotohanan. Magpahanggang ngayon ay ikinahihiya ko pa rin ang aking sarili. Sinasabi ko na lamang sa aking kalooban na maski paano ay naibahagi ko ang aking pagmamahal sa kanya kahit katiting lamang. Hindi mawala sa isipan ko ang aking munting Kerubin. Pero kahit paano noong Paskong iyon, sa huli naming pagkikita, ay naipadama ko sa kanya ang aking pagmamahal na siyang tunay na diwa ng Pasko. Hanggang sa muli, nagmamahal, Luis. Ang pagpapakasakit at pagpaparaya ni Mang Luis ang siyang nagbigay kahulugan sa kanyang Pasko. Sana tulad ni Mang Luis, matutuhan natin ang tunay na pagmamahal ay selfless at unconditional. At sa panahon ng Pasko, naisip nawa nating paligayahin ang ating mga mahal sa buhay, gaano man ito kahirap at kasakit. Ito po si Charo Santos na bumabati sa inyo ng isang maligaya at makabuluhang Pasko.